Ngayong Marso, makakalaban na ni Narenza Bando at Carl Tamayo ang mga bigating PBA players sa EASL. Magsisimula sa March 1 ng Champions Week kung saan magkakatapat-tapat ang mga teams mula South Korea, Japan, Taiwan, Hong Kong or Greater China at syempre, Philippines. Maraming interesting na matchups dito. Sa unang araw pa lang makakalaban na ng TNT ang Utsunomiya Brex ng B-League. May mga pamilyar na players dyan like si Makoto Hijima at Yuta Tabuse. Maging si Isaac Foto na nakalaban na ng Pilipinas sa FIBA. May Asian import din sila mula Korea. Samantala, makakasama naman ng TNT ang kanilang import ngayon sa Governor's Cup na si Jalen Hudson. At para sa kanilang ikalawang import, may reports na in talks na rin sila kay Prince Ibe, dating import ng Northport. Doon may balita rin na tinitignan nila si Daniel Oshefu, kaya abangan natin. Currently, may 19-17 win-loss record ang Utsunomiya sa B-League, habang 4-1 naman ang TNT ngayong Governor's Cup. Magandang tapatan ito. Sa March 2 naman, makakaharap ng San Miguel Beermen ang Ryukyu Golden Kings, ang koponan ni Carl Tamayo sa Japan. Si Tamayo ang isa sa mga best prospects ng bansa, kaya kaabang-abang kung paano siya sasabay sa mga veterano ng PBA. Sa husay niya, malamang ready naman na talaga to sa pros. Malakas din ako po nang tong Ryukyu ha. So far, 27-9 ang record nila sa B-League. May good set din sila ng locals at imports. Nandyan si Allen Durham na 3 times nag-best import sa PBA. Matatanda ang tinalo ng SMB ang Ryukyu noong 2019 sa Terrific 12, 101-92. Pero makikita pa kung mauulit pa ba nila yon. At that time, sina Des Wells at Lester Prosper ang import nila. Ngayon si Cameron Clark na at Jesse Govan. May balita noong nakaraan na si Chris McCullough sana, ngunit hindi pa nga ito 100% mula sa injury. Pero okay rin naman itong si Govan, 25-year-old 6'10 center, naging import na rin sa Japan at Korea. Sa laro niya, mukhang okay namang ipares kina Clark at sa malakas na backcourt ng San Miguel. March 3, sagupaan naman ng TNT at Seoul SK Knights. Walang Filipino import ang Knights pero nandito sina Choi at Sun Yong Kim na mga veterano ng Korean National Team. Marami ring Gilas players ang TNT kaya kaabang-abang din to. Sa ngayon, number 4 ang Seoul sa KBL standings with 22-16 record. Pero wag ka, sila ang nag-champion sa KBL last season. Kaya siguradong hindi magiging madali to para sa TNT. March 4, huling araw ng group stage, kakaharapin ng SMB ang Anyang KGC, koponan ni Renz Abando. Sila ang pinakamalakas na koponan ngayon sa Korea, number 1 sa standings with 28-11 win-loss record. May ex-NBA player din silang import kay Omari Spellman, may ilang national team players, at syempre may Renz Abando na highest paid Filipino import ngayon sa KBL. Nag-average siya so far sa liga ng 8.8 points at 1 block a game, shooting 40% from deep. Maikling tournament lamang ito ng EASL so mahalaga ang bawat laro. 4 days lang ang group stage at sa ikalimang araw ng tournament, finals na kagad. Kung sino ang number 1 sa group A at group B, sila ang maghaharap para sa championship. Habang ang number 2 finisher naman ng bawat grupo ay maglalaban para sa 3rd place. Hanip yun kung SMB at TNT ang maghaharap sa finals. Ano? Kaso considering ang lakas ng ibang Asian teams dito, lalo ang Bay Area Dragons na mapagsasabay na sina Powell at Nicholson, plus nakuha pang Asian import si Philam Cedric Bearfield, siguradong hindi magiging madali to para sa mga PBA teams.